Garden! Mabuhay! Ako po si Nicelle and welcome po sa isa na namang episode na punong-puno ng kaalaman dito po sa Soil and Garden. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay yung iba't ibang klase ng hanging plants na napakadali pong alagaan, as in super dali po, na hindi mo kailangan na everyday po silang tinitingnan or binibigyan ng tender loving care. And actually, there are 13 of them, and also hindi naman po sila talaga yung kinoconsider na hanging plants yung iba po sa kanila. Hindi po sinasabi na hanging plants or basket plants, pero nilagay ko po sila sa hanging pots and napakaganda naman po nilang tingnan doon. So pwede nyo na rin pong itry. And ang iba din po sa kanila ay tinatawag po na mga perennial shrubs. Yung shrubs lang po sila, pero pag nilagay po natin sa hanging basket or sa hanging pot ay napakaganda din po nilang tingnan doon. And actually, yung isa pong napaka-interesting doon is yung isang plant na isi-share ko po is award-winning po. Yes, awardee po siya, kasi yun po palang mga society or organization about sa gardening. More specifically, yung Royal Horticultural Society ay binigyan po ang plant na to ng Garden Merit or Merit of the Garden Award. And I really didn't expect na awardee pala yung halaman na to, because simple lang po siya, and also hindi ko po siya laging nakikita sa market. Nakuha ko nga lang po siya from my aunt dahil binigay lang po siya sa akin. And actually, nung nag-share po ako ng mga plants na nakuha or na-accumulate ko in the past year, the year 2020, ay included po siya doon, and hindi pa siya maganda doon kasi super liit pa niya. But now ay talagang super ganda na niya, kasi medyo a bit ano na po siya, bushy. So I'll be happy to share these plants with you. And hindi po talaga kayo magsisisi kung love po nyo yung mga ano, mga hanging plants, ay talaga magugustuhan nyo ang mga halaman na to. So hindi na po natin patatagalin pa, ito na po yung 13 kinds of plants na napakadaling buhayin, napakadaling alagaan, and napakadali po nilang gawing bushy. So here they are. Unang-una po sa ating listahan ay ito si Oxalis Triangularis or butterfly plant. Yeah, hindi po siya popular na hanging plant kasi hindi naman po talaga siya isang hanging plant. Sinubukan ko lang po siyang nilagay dito sa hanging pot kasi lagi po siyang inaapakan ng manok. And this time, kung nakikita niyo po, ay hindi po masyadong nakatayo yung kanyang mga stalks, because umulan po kagabi ng pagkalakas-lakas, kaya ayan. And medyo naging droopy po yung mga stalks niya. And kung makikita po natin, ay napakaganda po pala niya pag nakahang siya, kasi nag-a-add po siya ng color above ground. And most importantly ay hindi na po siya maaapakan ng mga manok. Next, we have Episcia Cupreata, or commonly known as flame violet. Napakadali lang pong buhayin ang plant na to, basta huwag nyo lang po siyang ilagay sa full sun dahil madali pong masunog ang kanyang mga dahon. Gustong gusto po niya yung high humidity at saka yung merong bright indirect light. Gusto din po niya yung maraming hangin na nagsisirculate, and ayaw na ayaw din po niya yung dry air. At ang isa pong napakagandang karakteristik ng plant na to ay lagi po siyang namumulaklak, kahit tag-init man or tag-ulan. At kung sa ground po siya itatanim ay gumagapang po siya. Ito pong pangatlong halaman ay ang dami pong pangalan. Tinatawag po siyang creeping inch plant, turtle vine, Callisia repens, at saka Bolivian jaw. Para pong invader ang plant na to, kasi napakabilis po niyang yumabong or lumago. So if you're looking for a hanging plant na talagang napakadaling gawing bushy, ay go for this plant na. Okay po siya sa full sun, and in fact ay gustong gusto po niya yung mag-dry out po na yung kanyang soil bago po siya didiligan. Pero pwede din po siya indoors, basta mataas lang po yung humidity po natin. Kung makikita po natin ay green po yung harapan ng kanyang dahon, and violet po siya sa likuran. And mas maganda po siya kung sa maliit na paso natin siya itatanim, para po yung puro yung bush lang po yung makikita natin. Mas cute po siya pa ganun.
Maganda din po ito si creeping inch plant na pang mixed planting. Dito nga po ay itinanim ko po siya kasama po ng aking pencil cactus and maganda naman po yung kanilang combination. Ito pong pang-apat ay si Peperomia Serpens. Para po siyang pothos na mayroon pong mga ugat na tumutubo opposite po ng kanyang dahon. And para din po siyang pothos na ganun din po yung pagpropagate. Magkakat lang po ng sanga and then yun lang po ang ating itatanim. Hindi po siya pwede sa full sun, dapat full shade lang po siya, tapos well-drained soil and also dapat laging moist yung kanyang soil. Ang problema lang po kay Peperomia Serpens ay paborito po siyang kainin ng mga insekto. Gaya po ng isa kong halaman na to na para na pong exotic plant kung tingnan dahil sa dami po ng butas ng dahon. Pero malusog pa rin po siya kahit ganun. Next, we have Wandering Joe. And I know ay napaka-common na po ng plant na to. And dahil napaka-trailing po niya ang haba po ng kanyang trail, ay tinamnan ko po siya sa ibabaw ng creeping inch plant. Kaya ayan, ang ganda po ng kanilang combination dahil pareho po silang violet yung likod ng kanilang mga dahon. In this area po ay namulaklak na po yung aking mga Wandering Jew and ito po yung kanyang flower. Para po siyang dark pink or purple and tatlo po yung petals niya. At saka dyan ko lang po sila itinanim sa plastic bottles ng soft drinks and ang disadvantage lang po dito is because hindi gaano malaki yung kanyang pinagtamnan kaya ang dali po niya mag-dry out ng kanyang soil dahil napakatakaw po niya sa tubig. Kaya kailangan po ng plant na to ng potting mix na maraming materials na nag-hold po ng moist. Pero hindi din po siya madaling mamatay kahit po madidehydrate po siya. So, yun lang po ang kagandahan ng plant na to. Then, we have Coleus. Yes, Coleus po to siya or Mayana. Ito po si Trailing Salamander. Pag nasa ground po siya, ay gumagapang po siya. Ang bilis po niyang dumami pag nasa ground siya. Pero, I choose to put this plant po sa paso, sa hanging pot. Kasi maganda din po siya pag, nakahang. Nagtitrail po yung kanyang mga branches. Matakaw din po ito sa tubig and siguro kaya napakabilis din po mag-dry out yung kanyang soil dahil ayun, lumalabas na po yung kanyang mga ugat. So, need ko na pong lalagyan or dadagdagan ito ng potting soil na yung nag-hold din po ng moisture. Mas maganda po kung nasa partial shade po ang plant na to dahil napakabilis pong manilaw ng kanyang dahon pag naka full sun po siya. Ito naman po ay si Syngonium Wendlandii and kung napanood nyo po yung ating video na nagpropagate po tayo ay ito na po yung kanyang mother plant. And tingnan nyo po ay meron na po siyang vine na mayroong mga ugat and also mga dahon. And kung magiging ganap na plant babies na po ito, ay pwede na po rin nating ipropagate ulit. Normally, si Syngonium ay sa ground lang po nilalagay yung kanyang pot o di kaya ay pinapatong sa mga plant stand. Pero I choose po na ilagay po siya sa hanging pot dahil maganda pong tingnan yung kanyang mga creeping vine na nag-trip-trail lang po. Ayan, gaya po ng isang to. Here we have spider plant. Ayan. And meron na po siyang mga babies. Ayan. May mga babies na po siya na maliliit. And namumulaklak na rin po siya. And actually, ganito po kaliit tong mother plant na to dati nung itinanim ko po. Siguro about mga 4 months ago. And ngayon ay ito na po siya. Meron siyang maraming babies. And malaki na po siya. Ayan, pag medyo lumaki-laki na yung baby niya, ay pwede na po siya nating i-propagate. Ito naman pong isa ay spider plant din po ito na variegated. And kung makikita po natin ay marami na po siya mga suckers or mga anak na tumubo dyan po sa plant mismo.
Ayan, and wala pa po siyang mga stalks. Nagko-concentrate lang po siya sa paglaki ng kanyang mga dahon. And actually, ay napakaliit po niya nang itinanim ko po dito. Masaya po siya dito sa full shade and also sa moist soil niya. Ito naman pong isa ay si Marble Queen Pothos, and I know ay familiar po kayo sa plant na to dahil naging popular po siya since nag-trending po yung mga halaman natin last year. And napakaganda po siyang addition ng ating collection of hanging plants dahil talagang napaka-unique po ng combination ng kanyang color. Kailangan nasa partial shade po siya or di kaya sa full shade dahil nasusunog po siya pag nasa full sun po. Yung iba naman ay yung pot na pinagtamnan sa kanya ay sa ground lang po nilalagay or di kaya ay nasa plant stand po siya, and then nilalagyan din po siya ng stick para doon na po umakyat yung kanyang mga vines. Ito naman po si Golden Pothos, and kung makikita po natin ay napakahaba na po ng kanyang mga ugat and also ng kanyang vine. Sabi po ng iba ay mas maganda po na pinipinch po siya para po siya lumago. Pero I choose na hindi ko po siya ipipinch kasi gagamitin ko po yung kanyang vine para po ilagay sa flower vase. At saka ko lang po siya puputulin pag talagang kailangan na. Here we have Velia Depressa Sao Paulo. And actually, ay hindi po talaga ako sigurado sa name niya dahil ang dami pong variety ng Velia Depressa. And yun pong Sao Paulo na nakita ko po ay puro green lang po yung kanyang dahon. And what I have here is medyo may pagka-silver po yung gitna ng dahon na to. Pero meron din pong nagsasabi na wala daw pong formal na name ang plant na to, which is a native of Brazil daw po. Nevertheless, ay gustong gusto ko po ang plant na to dahil napaka-bushy po niya, and nakikita naman po natin na medyo red po yung kanyang stems and yung kanyang pong mga dulo. And ang ganda po talaga niya, napaka-compact po niya, and pwedeng-pwede po siya sa full sun or sa full shade. Pero medyo magkaiba lang po yung kanyang growth niya pag nasa full sun siya. Napakadali lang po alagaan ang plant na to, and ang bilis po niyang kumapal. Okay lang po siya na hindi araw-araw dinidiligan. Okay lang po na mag-dry out po yung kanyang soil in between waterings. Ito na po yung aking plant na nasa full shade po to. Kung makikita po natin ay medyo mahaba po yung kanyang mga stems. Ayan. And medyo malapad po yung kanyang mga dahon. And hindi po siya parang yung nagko-curl ang kanyang dahon. Ayan. Yan po siya sa full shade. And napaka-gray po ng gitna ng dahon niya. Ito po yung nasa full shade, and ito naman po yung nasa full sun. And kung mapapansin po natin ay mas mapula po yung kanyang mga stems and ang kanyang mga dulo. And here ay hindi po ganong katingkad yung kapulahan ng kanyang mga stems po. Yan, mas compact po yung nasa full sun compared po dito na nasa full shade. Ito naman po si Pelionia or Pelionia Repens. Napakahirap pong i-pronounce ang kanyang name. Mas madali po siya sa isa po niyang pangalan na Watermelon Trailing Begonia Plant. Pero hindi po siya begonia. Ewan ko ba't siya tinawag na begonia. Eh, hindi naman po siya nabelong sa begonia family. Anyway, ang dali pong alagaan ng halaman na to as long as hindi lang po natin siya ibilad sa araw dahil mas madali po siyang masunog pag under full sun. Pero mas gusto po niya yung mayroon pong bright light kasi the brighter the light, the more bright po yung kanyang kulay.
Ayan, and gustong-gusto po niya yung well-drained na soil at saka moist na soil. Hindi po pwede sa kanya yung mag-dry out po yung soil dahil mas madali po siyang mamatay pag ganon. And also, mas madali po siyang mag-root rot kapag sagi din po yung kanyang soil. And last but definitely not the least, ay si Tradescantea celiamontana or si White Velvet. Ito po yung ating award-winning na plant. Nakatanggap po siya ng Award of Garden Merit galing po sa Royal Horticultural Society noong 1999. So, ibig pong sabihin ay nag-stand out po siya sa ibang plants noong 1999. Kaya po siya naka-receive po ng ganong award. Ang halaman na to ay native po ng Mexico, kaya gustong-gusto po niya yung maraming sun. Mga 6 hours a day of full sunlight ay okay lang po yun sa kanya, pero nakakatolerate din po siya ng partial shade as long as ano, meron lang po mga bright lights. Hindi po siya nagba-branch out. Ayan, dyan lang po talaga tumutubo yung kanyang mga bagong parang babies or parang suckers. Ganun. Ang ilalim po ng kanyang dahon ay may pagka-purple, pero sa ibaba po ay talagang pure green lang po yon, and may pagka-silver po dahil po sa kanyang ano, parang mga spider webs po sa kanyang stems and sa dahon. So that's all. I hope ay nagustuhan nyo po yung ating video ngayon. And kung nagustuhan nyo po ay paki-like lang po. And also kung bago pala po kayo sa channel na to ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And pindutin nyo na rin po yung notification bell para ma-update namin kayo kung meron na po kaming mga bagong video uploads. Maraming salamat po sa inyong panonood. Until next video po. And always remember, gardening nourishes the soul. Thanks for watching. Bye.